Hello guys, ito na yung promise ko dati na gagawa ko ng video sa pagpapalit ng baterya ng iPhone 6. Ito na yung bagong battery. So, nakikita nyo naman guys kung gaano kaliliit yung tornillo niya. So, marami akong precision tools. Pero talagang sadyang napakaliit nitong yung makikita sa screen. Ewan ko lang kung maninag din. Yung sa ano niya. Ayan. Gamita ko pa ng magnifying glass para talagang makita. Yung dalawang tornillo dyan sa saksakan niya. Yung sa battery charger niya. May dalawang precision na lima ang kanto na screw na tatanggalin. Bali, ito siya, yung dalawa na yan. Ito ko yan. Yung dalawa na yan. So, yun ang ating tatanggalin. Kaya lang, palibas ay marami akong tools na ano, kaya lang ito lang ang pinakamalit. Ito yung pinakamalit na tools. Ito. Buti na lang naka-order pa rin ako sa Lazada. So, ito malalaki na to. Tsaka dalawang isang screw tsaka dalawang Phillips ito. So, hindi niya kayang buksan ito. Patatry na natin. So, ito yung mga precision tools. Medyo maliliit yung pyesa kaya dahan-dahan lang tayo, baka tumalsik. Mahirap pa natin yung tornillo niya. Kaya kailangan mayroon tayong lalagyan. Ayan. Anong kaliit yung tornillo niya. Oo, lagyan natin dito. Medyo maliit siya na mahaba. Diretso-retso lang ang pilit. So, ayan. Ayan. Susunod. Ididikit natin yung dididikit yung socks ko. Kaya lang. Kailangan ko lang sa mga sumayagin para dumikit yung socks ko. Tapos yung socks yun ilagay natin sa pinaka mataas na parte ng malapit dun sa pinaka-ping ano, yung button nyo rito. So, ayan. Then, dyan kasi yung hahawakan natin para matangkab natin. So, guys, medyo paano yung ilaw. Then, tutungkab yun. Tutulungan natin ang pantungkab na to. Awa na hatak. So, kikita nyo umangat naman siya. Tulungan natin. Tungkabin siya.
dahan-dahan lang para hindi madami yung LCD. So, natutog na natin. Kailangan pa rin natin yung luwagan ng bawat ilid. Bawat ilid. Tapos, dahan-dahan natin sa pagtaas kasi baka masira yung ribbon niya. May ribbon lang kasi yan. Tapos may hatakan natin papapang ganun. Kasi may para siyang lock dito sa ilay. Baba. Hindi na kukuhutin naman. Pagka nahugot na, taas na siya. Ayan. Yan ang itsura niya. Ito yung battery yung papalitan natin. So, kung battery yung to, andito yung connection niya. So, tatanggalin natin yung dalawang screw dito para makita natin yung kanyang saksakan. So, ito ay lalagyan muna natin na halangan natin para hindi 90 degrees lang yung ano LCD para hindi maano yung ribbon dito. Yung ribbon niya. Kasi baka mapigtas yung ribbon. O, tignan natin. Hindi mahina na kasi yung mata. Kaya kailangan natin ng pailaw. Yan, isang ang gamit dito is Philips ko. Dito naman lima. 1, 2. Tanggalin natin. Ito naman, screw. So, nagpalit tayo ng precision. Philips screw naman dito. Yung dalawang plate, metal plate. Dito sa... Ito pa rin yung metal Philips screw na maliit. So, ingat lang, maliit talaga yung pyesa. Tapos yung isa pa uli. So, ito lang yung cover niya. So, siguro mas mainam na isang malaki at isang maliit. So, ito dito, kung ano yung pagkakatanggal nyo, susundan mo na lang. Kasi,
Hindi. Ito itong gabi natin. Ayan. Yan. Itong... So, ito. Yung metal plate niya. Dito malaki yung butas tsaka maliit na butas. So, magkaiba sila ng sukat ng precision na screw, Phillips screw niya. So, siguro mas maganda na nakabukod na lagay yung ano, pag ibinalik, magkakatabi rin yung mga tools. Tapos, tutugtugin natin ito. Ito kasi yung nag-ano ng ito yung pinaka-clip ng battery. Tanggalin muna natin para siguro ito na ko. Para matanggal natin yung umangat na yung ano ng battery. Inuuna ko ito ng connection ng battery para i-check muna natin kung uubra nga yung battery ang ipapalit natin. So, tatanggalin. Ito yung connection ng battery. So, ayan. Ayan muna natin. Ilihis muna natin. Ayan, ilihis muna natin yan. Then, so, kunin natin yung pamalit ng battery. Yung Yanbao replacement battery. So, iyaano lang muna natin. Ayan. So, itabi muna natin yan. Unang ako lang yung battery. Ito yung replacement. Yung replacement battery, tanggalin natin yung mga plastic cover niya. May plastic cover pa siya. Hindi mahirap pala tanggalin. Natanggal. Kailangan matanggal ito para pag nilagyan na sticker mamaya dyan. Ito, ilalagay sticker. At tatanggalin talaga yung balat. Alang, pansamantala ko lang walang ipapatong itong baterya. Dito sa dati niyang baterya. Yan. Titignan ko lang kung may power source sa. Kiklip ko rin muna yung nakapatong siya, di ba? So, tinanggal ko muna yung tatay ko muna ng tutry muna natin i-dikit ito. Tara. Tingnan lang natin kung may power na pumapasok. So, inano ko muna, pinatong ko lang pang pansamantala yung bagong battery. Inano ko sa power outlet niya, negative positive. So, pipindutin ko yung power on niya. Titignan ko kung may power siya. Tiyan na magkaroon. So, baka pulid rin siya. Pindutin natin yung power. Hindi natin kung magpa-power on. Kapag wala man lang kahit na isang charge dito, ibig sabihin hindi baterya ang problema. So wala ka na lang baterya. Ayaw pa rin mag-on. Kahit man lang sana maliit lang. So,
So, ayan. Nalaman ng power na kahit na konti. So, ibig sabihin, i-charge natin. Kung obra ba siya, charge natin. Kung at least, kung may charge ba? So, ayun. Ayaw. Sinaksak natin charger. Tignan natin kung cha-charge siya. Kahit maliit lang. Tignan natin. So, wala bandang ano. Wala man lang paramdam kung nag-charge siya. So, malamang hindi baterya problema. Baka ang problema niya is motherboard. So, ayaw man lang niyang umilaw. Ayaw man lang mag-charge. Try pa natin power on ulit. Ayaw mag-charge. Ayaw mag-power on. Dapat man lang kahit maliit na power supply. So, yan lang. Pinaka-test. Tinest lang natin kung obra yung battery. So, that's it. Hindi pa natin kinakalas ng tuluyan. Ayaw talagang pahiwatig na sa baterya may problema. So, ibig sabihin, motherboard na siya. O kaya, may mga ibang problema sa nag-overheat na ano sa board niya. Paayaw, wala ka man lang makita ng ano na nag-charge or nagpa-power on. Kasi kahit na hindi mo sana i-charge yan, dahil pinatong lang natin, dapat man lang meron siyang power na indicator na kahit na pulang maliit doon na lobat na siya whatsoever. So ayaw mag power on. Tinest lang natin yung baterya ng bago. Wala man lang paramdam na baterya nga problema. So, that's it. Hindi baterya problema. Dahil tinesting natin sa battery, ayaw gumana. Ang conclusion natin, baka dito sa motherboard. Yan. Baka sa motherboard may problema. Ayaw na rin. Ayaw magkawala. So, baka kailangan bilhan ng isang motherboard niya para mapalit. So, ang baterya siguro good pa rin. Ready pa. So, nakakaramdam tayo ng init dito. May nade-detect tayong init. Dito. Pwede na natin malaman kung may problema. Kaya lang masyadong precision yan, maliliit. Kailangan dyan meron ng magnifying glass. So dito mainit. Ibanda rito. So itong motherboard na yan siguro ang papalitan. So nakakabit na rin yung ating replacement battery. Wala man lang indication na siya mag-on, ayaw. Ayaw din na mag-charge. So, malamang nasa charge. Dito sa charger niya. O kaya dito sa mainit na battery ito. Kasi dito nag-iinit eh. Nararamdaman ko dito sa bandang lang.
benta dito, wala naman. So, kung babakwasin yung tatanggalin, at saka sisilipin sa magnifying glass, makikita doon yung may mga, wala naman siyang water damage dahil mamumuti yung dito. Wala. Walang puti yan dahil hindi naman talaga ito na ano. So, hindi ko na lang itinuloy na baklasin dito yung limang tornilyo niya para iwala itong LCD niya. So, ang binaklas ko lang yung battery connector niya sa battery para isalpa ko ito. Ipinatong ko lang ito. So, kahit na papano, kahit na wala siyang drain siya, fully drain siya, at least nung sinaksak ko at saka ipinawire on ko, sana mag-indicator ng may maliit sa gitna na pula na battery icon. So, wala siya nun. Ibig sabihin, hindi baterya problema. Hindi siya baterya. Try pa natin isang beses. So, sayang talaga. Try pa rin natin i-charge. Baka full drain yung baterya. Charge lang natin. Baka makuha sa baterya charge. Yan, chinarge natin yung bagong baterya. Pero kung talagang ayaw mag-on, hindi doon. Hindi sa baterya, sakit. Ang sakit niya, motherboard. Kaya lang, medyo maliliit na yung pyesa na yun. May nabibili rin na ito. Tsara sa ata, itong LCD. Tsara yung motherboard, may nabibili rin. Kaya lang eh. Kaya tinesting ko muna yung battery kung oobra. So, ibig sabihin talagang deads na yung may mainit, nagiinit sa parte dito yung sa kanila. Ibig sabihin, baka may mga nag-leakage na ano na yun. Maliliit na component niya. Pero hindi naman siya nabasa, kaya wala sanang problema sa water damage, hindi naman siya nabasa. So, that's it. Ayaw talagang mag-power on. So, try kong i-power on ulit. Pinalitan na natin ang replacement battery. Pinatong lang natin. Hindi na muna natin tuloy ang pinalitan. Testing lang. So, kahit yung kapirasyong iPhone ng battery na low bat o kaya pula rito, wala. So, hindi sa battery talaga. Sa motherboard siguro talaga. O, tanggalin na natin yung charger niya. Sapat na yun para matis kung talagang battery ang problema. So, hindi siya dead battery. Motherboard ang problema. Kailangan baklasin yung motherboard. At may mga yung pag nasilip sa microscope o magnifying glass na malaki, doon makikita yung may mga leak dito sa parte niyan. Dito nagiiinit, baka may leak dito, may basa na yung pag binaklas mo yan at sinilip sa magnifying glass o kaya lang microscope, may basa na dyan. Kasi ito lang ang mainit eh. Kung iba naman wala. So walang heat problem siya ba. So sisave natin tong bateryang binili natin na bago. Dahil hindi naman ito yung source ng problema. So sisave na lang natin. Kung sakali man merong may nangangailangan ng baterya. Yan. Meron tayo isang replacement battery pa rin. Ibalik natin itong dati. Itong dati ay hindi pa siya dead battery. Kundi yan, nag-click na siya. So, sana kung papalitan kong tuluyan, nag-click. Tatanggalin lang natin sticker, hahatakin para matanggal ito. Tapos, para medyo maluwag-luwag kasi paggawa, tanggalin mo yung tatanggalin yung limang screw na yan para matanggal yung ribbon ng LCD.
ay LED. So ibalik na natin. Tulad na sinabi ko, ay hindi. Mayroon pa palang ibalik natin 'to. So ibabalik natin 'to, plate niya. Metal plate. Philippine screw siya. Magnetic na rin yung Philippine screw niya. So, yeah, ayos lang. Yun. Hindi successful yung ating pag DIY kasi hindi naman siya dead battery. Hindi yun ang problema. Ang problema ay nasa hindi sa battery ang problema kundi sa motherboard mismo. O, hindi natuloy yung ating DIY kasi hindi yun ang sakit. So, balik natin. So, pag dinala ito sa ano, plate na talaga. Pag dinala, motherboard na talaga ang papalitan. O kaya tatanggalan lang nila ng yung pang ibabaw nung ano, naglilip na tanggalin lang nila dahil may so short siya. May short siya doon sa motherboard. No, kaya lang talagang sadyang maliliit yun. Kaya hindi kaya na lang ating matayon. So that's it. Inalip na natin kasi hindi sa battery ang problema. Motherboard. Sa sobrang liit eh. Talagang yan, konting pit lang kasi maliliit siya. Hindi naman kailangan ng mahigpit na mahigpit. So, balik na natin. Tulad ko dati. Natin back na nga. Wala naman. So, yun lang ang ginalaw natin, no? Balik natin ulit yan. Yan. Tapos. Yan. Papasin na ulit. Check natin bawat dolo. Tapos tanggalin na natin itong suction. Tapos lalagyan na natin yung tornillo. Oh yeah, that's it. Palit ulit tayo ng tornillo. Precision tools. Kanina, Philip yung nasa loob sa metal plate. Ito naman ngayon, isang yung lima ang kanto. Lima ang kanto. Original pa naman yung battery niya kaya hindi doon siguro problema. Karoon ng nag-crash yung kanyang ilang problema nag-crash. So kailangan pa-check na talaga sa dalhin natin talaga sa technician para siya magtuloy ng trabaho. So, palibasa DIY lang tayo, hindi natin pwedeng ituloy. Lalo natin masira. So, that's it. Simple lang ang ginawa natin. Tinangkap lang natin yung plug ng battery para makita natin kung saan nga pa nang gagaling ng battery lang ba. So, hindi simpleng battery lang to. Talagang nag-breakdown na yung kanyang
So, ayan. Unang-unang nangyari rito, ayaw nang gumana nung touchscreen niya nung ano, tapos nung pinatay ko yung power on and off niya, hindi na bumalik. So, yun lang so, pala ko baterya. Talaga mapipilitan na ibalik o iparatingin sa talagang technician dahil masyadong maliliit na yung pyesa rito sa loob. Pero ganun lang kasimple magbukas pagkakompleto tayo sa tools. Madali lang buksan. So, balik siya sa kahon niya to the next na kabanata. 2 years din siya bago bumigay. 2018 na purchase to. 2020 na yan. 2 years din. Sayang, my love. So, try natin paano sa mismong technician. Kung libra siya. Kung kaya pa nilang pagganahin ito. iPhone 6. That's it. And hindi successful yung ating DIY. Kasi sa unang test pa lang natin, hindi na siya umubra. So, gagawin natin. Since mayroon pang iPhone Genesis, may iPhone 6 din siya. Isisave na lang natin bilang reserva niya ito. Sakaling bumigay naman niya ang kanya cellphone, battery cellphone na iPhone din. Ito na lang i-replacement natin. So, dito pa rin yung sticker niya. Kompleto. Takpan na lang natin. Tumayin natin kung kailan siya yung kailan siya talagang magagamit. So, that's it guys. Thank you for watching.